Greg Gasataya nga mamangkot kita ko na nuning matabo buwas nga dla. Online sa Fireline. Kong, may gabi dra simo. Welcome to Action Radio Bacolod. This is Action Brian Morden. Ay, Action Brian, may gabi simo. May gabi gichatong ng mga tagpalaman sa ikuturan. May gabi tanan. Aha. Kong, may lang kay buwas mauntat ang, wala na o di na madayon pang untat biyahe ng ikaduang adlaw. Dako na nga bulig sa mga driver naton because nga may ano buwas nga matabo, Kong? Well, actually, offshoot ni siya, Action Bray, kay kahapon nag-dialogue kami, no? Nagpatigayon sa isa ka, or consultation meeting rather, together si kay Kong Karaps, kay former Kong Albi, kagako, tatlo kami nag-dialogue kami sa mga leaders ng transport groups dari sa Bacolod in line ang isang suggested plano ng pagpatigayon sa untat biyahe, no? So ang nalabutan sang discussion was that may mga concern sila nga din palabot na kinanglan maatupang abisang pila ka mga departamento like LTFRB. Mm-hmm. So kaina nagpatigayon sang committee hearing ang Committee on Transportation sa Kongreso. I see. No? So, nagtambong kami kay ina ni Kong Paduano kagin relay sa committee hearing kay it was about the fuel subsidy na ihatag sa national government sa aton ng mga ara sa transport sector, no? Mm-hmm. Pangun sa pagsaka at isang presyo sa gatong. So, to make the long story short, kinpalabot dito nga ang nakabaton sang fuel subsidy only about 15% no diri sa Bacolod. So no niya sa statement sa mga drivers kahapon. So gilalay naman na to plus the fact na ang ilagit na panawagan na dapat ang subsidy should go to the drivers instead sa operators, no, kay wala sila kung nakabaton sang subsidiya kasi lang katugong sang gatong. Uh-huh. So nagsugot kay na si Chairman Delgra sang LTFRB na mapadala sang team diri buwas sa Bacolod. Uh-huh. Para mag-atubang sa aton sining mga leaders sang transport sector. Uh-huh. No? So after sang hearing, nag-meeting kami liwat ni Kong Karaps sa aton ng mga transport sector. Nagdito gin-relay sa ilang at amuni ang nanging decision, amuni abi ang relay ng mga information. Kag sila naman lang ang nag-presider kayo na because of that, they decided na mag-one day na lang ang ilang untag biyahe and mm-hmm. tomorrow ma-resume na biyahe because ang gin-committer na dialogue sang LTFRB sa ila. Then after the dialogue, they will have to decide kung anong ila sining plano. Bauti, mailan tayo kung buwas nga daw maging fruitful ining dialogo and favor sa aton ng mga utod nga mga driver ko nga, no? Aha. Mm-hmm. Yes, yes. Amo na nga ito nga ginalauman nga ito become fruitful also. Para at least makabulig sa aton sininga ara sa transport sector Action Brad. Yan ilagit man lang isa sa mga rason nga isa gid sa mga concern rather ginapalabot na ang gabaton sa fuel subsidy hindi mga majority hindi drivers eh, no? Uh-huh. So amo nang ilagid call amo nang ilapanawagan nga dapat it should go to the drivers kag di isa gid na maka address na would be ang LTFRB kay sila ang implementing agency sa national uh-huh. government mm-hmm. na magatag sa fuel subsidy nga dito 6,500 pesos pala. Mm-hmm. I see. May ideya kita kong din nga binyo ina diri buwas sa Bacolod? Mm-hmm. Well, may recommend na akong isa ka kwan ka lugar na open, no? Make the necessary arrangements by tomorrow morning. Uh-huh. Kaya meeting will be at around 10:30, uh-huh. no? So tanan nga ara sa mga leaders sa transport sector uh-huh. nag-relay naman sa information dito si Kong Karap sila siningagat eh, no uh-huh. na madayon na buwasada. So ini Kong open ini labi na gid sa amon abi nga katapos ang media so dat makakonsiho man kita to in into to black kun ano ginang istoryahan ay. Mhm. Yes, yes. Sige, I'll talk to LTFRB. Uh-huh.
as well as the transport sector. Kasi definitely, ikuan mo na siya for the consumption na yas ang pumuli yung auction. Yes, so, aside sa ng agenda sa ila subsidy, may mga na-prepare pagin nga iban nga pwede istoryahan dito kong ayan. Well, ang atong any concern sa transport sector with regard to LTFRB, pwede nila nga i-discussionan po. First round ni siya, Action Baya, first round ni siya tomorrow, and then by Monday, may ara, pag it's second round of meeting sa Japan with the LTFRB. No? Kaya base may mga butang lang hindi nila mailisugkan. So may second round meeting sa Monday with Director Osmeniana, ang motong commitment man. So tomorrow, I think daw, anong balakabilog to? Na mga in-charge sa fuel subsidy, nag-ibahan pa nga mga concerns ang transport sector sa LTFRB, ang mga kadto diri sa aton sa Bacolod. Mayagid man kami mga kongresista, kita from here sa aton nga madasig magdalasin nga kuha na problema dira sa Kongreso. Kong, ano, congratulations kit sinyo ni Kong Karaps, ano? Kuha na dira, Action Brian, it's a concerted effort man sa tanan. No? But ang kuan gidriyati ang aton gid pag-ara sa transport sector, no, sila yang nagduso gid sini, no, ila ini concern ang aton pinagpalabot lang kami tang ilang sentimento sa kongreso. Sige, bantayan ta na buwas sa kong amo mala ng amon nga gin na konsiyo sa mga gabi. Thank you so much kasi mo sa nga serbisyo. Unless ko meron kapag gusto ipalabot sa Bacolod nun, Kong. Go ahead, Kong. Well, salamat yun, Action Brian. More power sa inyo. Kung sa ito na mga kauturan sa transport sector, no, we'll just update you sa outcomes ng dialogue tomorrow, which we are hoping and praying na maging produktibo. No? Kasi, basta, tanan nga concern sa ato nga transport sector i-atubang kakipalabot sa LTFRB tomorrow for the first round of their meeting. Yes. Ula yun, ko lang gamay, Bikong, pasensya, Gid. Aside sa ni, kundi ginaduso to ang OLD regulation law nga i-check sa Kongreso. So far, kumusta na ni Kong Sumong? May dinahom-dahom pa ni, kiti naka-adjourn ka mo Sumong gani? Kasi gigi po ang action ba ang mga hearings. No? I think last week may ginpatawag niya sa ka-hearing ang Committee on Energy. Bala. So there are efforts also sa Kongreso in line gaya po sa pagsaka sa presyo sa depto. Kung anong mga legislative measures na pwede mo sa Kongreso action ba. So it's an ongoing discussion sa Committee on Energy action ba. Aha, sige. Kong, salamat gid. May gabi, mabuhay ka, Kong. God bless. Thank you very much. More power sa inyo. Salamat, Gid. Thank you, Kong.